May araw na. Uh-oh. But this time, good thing eh wala pa hindi pa sumisikat at maaga-aga tayong matatapos kung hindi magi-game 3 etong series na to. Pero if it is, okay lang naman at least worth it yung ating puyat dito nga sa last series and third day ng Lima Major. Pero prediction nandito sa game number 1 natin since nagbato na ng prediction yung ating panel. Ganda ng Mercy pick, pero Team Verso din kasi, mapapahirapan sa lane eh. Liquid. I'd go for Liquid as well. Sobrang ganda ng Team Verso on this last pick, especially, wala masyadong burst yung Shopify. Doon ka malulugi eh. And once na nag-online itong Team Verso, alam mo na yung kahihinatnan dito ng heroes, ng Dire. Mm-hmm. So, medyo mahirap to. Lalo na kasama niya pa would be Rubik. Let's say Enchantress is a really good hero on to laning phase, pero kung laban naman sa Team Verso na high regeneration, base armor as well, hindi siya gaanong magiging effective, lalo na kapag nandun na yung level. Yes, sir. So, tingnan natin kung magkaroon ba ng magandang buhay dito si RTZ sa ating top lane. Kasi kung tutuusin, guys, Team Verso, sabi nga ni KJ, sobrang ganda niya na up against Marcy sa lane. Pero malay mo naman, formal na ni RTZ, na kapag nakapag-Battle Fury, BGB Basher, manlapan na si RTZ dito, mamboxing na mamboxing na. So, we'll find out. Yung suporta naman natin nasa Shopify Rebellion, guys. So, bias prediction, Liquid yung mas gusto naming draft. Diba? Yes, pero there's always a way for Shopify naman na kahit papano mapuntahan si Lina onto the backlines with the Marcy rebound, nandiyan din si Pangolier and the Enigma and the Scar. So marami silang heroes na tumatalon. Yun nga lang, they need to sustain the early laning stages dito, lalo na onto this top lane kay Zai talaga. Kasi ngayon, mabubuli mo pa siya. Kasi level 1 pa, there is no armor pa sa ngayon. Pero later on, medyo mahirap na yan for Shopify. So, yun nga gaya ng sabi ng panelist natin, RTZ needs that Battle Fury in order for him na makasabay onto farming laban dito kay Lina. Buti sana kung nadi-dispel yung reactive armor, kaso hindi. Kuha na lang dapat si Enchantress ng dispel, no? Kaso wala eh. Pero ito, bottom lane. Dito may kill potential yung Shopify kapag kumulit yung Lina kasi Eidolon, Stag, Team Snowball. So, mataas damage output nila. Well, same thing goes to the side of Liquid. Ma-outposition lang dito si Saberlight. Ang dali nang patayin din ng Enigma. So, siguro bakbaan din sa bottom lane mamaya. Antay lang tayo ng levels ng magkabilang players natin. Yep. And as for the mid lane naman, Puck and Pangolier. Parang typical counter din kasi si Puck dito kay Pangolier. Pero good thing this time, there's the shard naman na. In order for you to get out dun nga sa ultimate ni Puck. Pero thing is, para sa akin, wait lang. Makuna talaga. Hindi kaya ng physical damage etong si Zai dito sa may top lane. Lalo na nandyan na yung level 1 pa nga lang yung kanyang third skill dyan, reactive armor. So, kahit pa paano, masusustain niya pa rin yung damage na binibitaw na itong dalawang to. Kasi physical sila eh. So, nahihirapan sila tapatan na ito sa Team Verso, but the good thing is, kahit pa paano naman, sabay-sabay lang din yung farming ng isang Marcy. Pero yun nga, kapag nakuha na ng level ni Team Verso, mahihirapan na sila. And mapu-force out na si Arthur na mag-jungle, which is you don't want to happen if you're a Marcy. Since hindi ka mabilis mag-farm, mano-mano mong sasapakin yung mga neutral dyan and wala kang spam na skill. So, expensive din yung mana niyan, if ever. Kahit sabihin natin 70 lang yung mana cost niya, ng rebound niya. Pero syempre, paano ka magre-rebound kung wala ka namang kasama? So, wala kang way para mabilisan mag-farm onto jungle. Unlike any other carry, such as Lina, na napakabilis ng kanyang attack speed. And there's the skills na pwede niyang ipang-spam. Wala, alam pa na Battle Fury niyan eh, ni Arthur bago mag-neutral eh. Buti sana kung kagaya siya ng dating Marcy na kumukuha ng stock. Kasi pwede siya maka-rebound kahit saan. Pero wait lang, eto. First Blood, mapupunta po sa side ng Liquid and Zai will take it. Fly up. Si Fly po ang mabibigyan dito. First Blood, Liquid po, mga bossing. First Blood brought to us by Rivalry. Parang expected na din kasi to out of Liquid dyan sa may top lane eh. Alam mong hindi at hindi mananalo etong si
Enchantress in RTZ laban kay Zai with that Timber Soul. Sobrang gandang last pick niyan. And meanwhile, on to the bottom lane, there's the combo pa na pwedeng ibato ni Boxy and Mikkei with that Avalanche LSA combination. So, kahit nasabihin natin, pabor yung laning phase onto Enigma kasi nga there's the deny, equilibrium ng creeps under the tower ng Shopify. Pero look at the last hits of Mikkei. Sobrang goods pa rin yung kanyang lane, lalo na hindi din makalapit etong si Toscar and Enigma sa target nila. Supposed to be deadly sila kasi pwede sila makalapit onto Lina. Pero with the help of Boxy, yung Avalanche na mahihinto yung gustong gawin ng Shopify dito sa may bottom lane. So parang ang gusto mo na lang dito for Shopify, masustain mo yung lane, makapag-farm yung heroes nyo, and delay the game as much as possible until such time Battle Fury is secured by RTZ and makasabay siya onto farming kay Lina. Well, Marcy naman yan, pag naapag-Battle Fury yan, kahit na anong yaman ng Lina, kaya niya may pagsabayan talaga with the Unleashed Sidekick. Pero ito Boxy makikipagsabayan. Kila Crit and Saberlight is no bow with the Eidolons. Napagad ng Avalanche but still mamamatay si Boxy dito sa bottom lane and Saberlight will take the kill. Nicely done para dito sa side ng Shopify Rebellion. At dito top lane naman ha, si Zai. Medyo nakaka-attempt na gawin si Zai. Sipin mo ba naman, ganun pa naman yung HP ni Zai. Pero makulit yan ni siya. Kamuti ka na, Abed. Has to be careful. Meron siyang Magic Stick and Fairy Fire. So, buhay pa naman si Abed. And Corrosion available na sa Pangolier. At dito na sasama yung buhay ng Pang. Pero nice lead on para dito sa side ng Shopify Rebellion. Insania falling low as well. Fly, mag-aabol ba mo ang hindi na. Pero eto, nabigyan si Zai sa ating top lane. Kumulit masyado. Masyado na low yung HP niya. And hindi niya na-anticipate yung magic damage na nabibitaw. Nabibitaw dito ng toss in ng Eidolons. Delikado wata si Mikkei. Mamamatay nga ba? Isang palupa. And yes sir, he's gonna go down. Mikkei, mamamatay siya dito. Main crit will take the kill. At nararamdaman natin yung suporta ng crowd. Ng crowd. sa side ng Shopify Rebellion. At saka kung kahit siguro ako, nandun ako, regardless of the team na mananalo dito, talaga susuportan itong dalawang teams na to eh. Uh-huh. Liquid and Shopify. Uy, yun. Sakit, Corrosion eh. Pero ang ganda ng timing ng pag-go ng Toscar and Enigma onto the bottom lane. Mm-hmm. Bringing down Mikkei, that's the time we're in. Alam nila na wala si Boxy, nag-refill ng bote, and Pero, mamamatay si Saberlight. Ilista nyo na, pero nabigyan naman nila si Nisha. So, masapaganda pa nga ata yun sa side ng Shopify Rebellion. Yep, so yung trades na nakukuha dito ng Shopify, na-utilize nila na umaalis yung other heroes onto the side lane na okay, wala yung kasama, i-go natin tong Lina, i-go natin itong si Fox sa may middle lane, lalo na na alam natin kanina when it comes to last hits and when it comes to the toss back, wala nang sagot dyan. Krit, health fall to the hands of Mikkei. Nicely done para sa side ng Team Liquid. Dikit na dikit yung ating laban. With regards naman kay Zai, onto the top lane, hindi niya na-anticipate yung damage na nabibitaw. Uy, ni Enchantress, pero Puck dito sa yes, mid. Yes sir! Dream Coil gagamitin na. Waning Rift nandiyan na. Mamamatay siya sa Illusory Orb. Neto din niya siya. At ito na, Team Liquid. Gumagana na nga po dito si Nisha. Oh. But a black hole controlling down the Lina. Delikado wata dito si Mikkei. But the Avalanche and Laguna. Papalag naman sir, Mikkei! He's gonna get the kill. Saberlight is gone. Pero Mikkei falling low as well. Yung Eidolons pumapalo pa. And Crit, sasapain dito si Mikkei. Oop, grabe naman yung body block ng Eidolons to ni Saberlight. Pero kalma mo na, boy. Medyo makunat-kunat yung timing na yan. Maganda pa rin yung trade na nakukuha dito ng Shopify. Ito yung gusto mong makita sa kanila na sumasabay sila this early sa aggression na ginagawa din ng Team Liquid. Uh-huh. Kasi you wouldn't want na ma-stomp ka on this game by having this Timberso and Lina dominating the lane. So, pero ito yung gusto kong laban makita first game. Aha. Yung last series, yung suntukan talaga. Wala na akong nakikitang idle moments dito sa game na to. Nisha mo ang delikado. Rolling Thunder, abutan, and that's it. That's how you burst down a puck. Mamamatay po dito si Nisha and Abed ang makakakuha ng kill. Insane niya, tamang takbo na lang. Takbo hanggang may lupa. Takbo habang may lupa. Insane niya. Wala na ata talaga to. Lista mo na. Double kill yan para dito kay Abed.
nagtascar na daw to ni Crit eh. Oh. The last time na nagtascar itong si Crit eh, isa siya sa mga nagpanalo aside from Arthur laban sa Team Spirit. Mm-hmm. Diba? So, with his rotation, eh, sobrang sa ngayon, successful lahat. Kapag pumupunta siya sa mini-middle lane, nakukuha nila si Nisha. And na-force out din kasi si Nisha na pumunta sa rune using his skills. Pero Zai, kaya ba today, Arthur? Wala si Arthur pa delegado dyan, Diyos ko. Di kaya, nasa puno, lots of damage, and kulang. Back. Dito, yung Enigma, Laguna Blade pa nga, and Saber Light, mamamatay na naman. At sobrang ano ha, winning na ng bottom ni dito ng Liquid kahit na nabibigyan dito si Mickey. But still, look at his net worth. Hindi bumababa. Top 1 pa rin siya, valedictorian pa rin dito si Mickey. Pero opa! Delikado si Arthur, makakapag-rebound out ba? Hindi sapat yung cast range, sir. Doon natin nararamdaman kung gaano kagrabe yung pag-nerf sa Marcy. Pero ito, matuto si Mickey. Impetus, andyan na. Swashbuckle, Rolling Thunder, available pa naman. But the Avalanche will be there. Yung eye shirts natin hindi naaabot. LSA, tatama dito sa ating toss. Napagandang play coming from Mickey and he's out. And he's okay. Unlike Arthur onto the top lane, yun nga, struggle talaga maglaro as Marcy dito sa game na to. And meanwhile naman, para sa akin kahit papano, kahit hindi nila mapatay etong si Lina, nabigyan nila kanina, yes, lamang siya sa farm sa ngayon, pero at least they do get something in return, no? If you're Shopify, maganda yung mga nagiging rotation ni Creek, nape-pressure nila kahit papano na mapaalis si Lina onto this bottom lane, they get the first tower as well. So, para sa akin, kahit papano, all goods. And ang problema lang dito would be, paano nila mapapabawi eto ngang si Marcy onto getting that Battle Fury. So, as much as possible, you would want na lagyan din ng pressure etong Team Liquid na para hindi pumunta yung Liquid onto that Marcy sa jungle mamaya. Aha, pero eto, Boxy, wala na. Tanggap niya na yung kapalaran niya dito. Goodbye to you, Boxy. Abed, killing spree para dito sa ating Pangolier. Snowball, delikado ata si Insignia. Ito na, sinapok na at mukhang wala na atang kawala si Insignia. Pero pwede siya tulungan ni Nisha dito at nakapag-rebound out pa nga. Si Insignia, buhay pa yan. Nabuhay pa. Wala din ka. Si Arthur lang, si Artizi lang yung kasama din kasi ni Crit eh. Could be kung hindi siya naangat. Uh-huh. This is dodge. Oh, winning rift out pero sasalubungin siya dito ni Abed. Rolling Thunder, magagamit na Rolling Thunder. Abot ba yung kay Nisha? Nakapag-fishing pa naman kahit pa paano. And Nisha, he is out. Shield crush natin on to 2, but a chakra mysterious Zai wants to join the party. The black hole won't be used immediately, got cancelled, pero mamamatay na po agad dito si RTZ alongside with Crit. A Shopify, that's not the fight that they wanted. Ayun na, bigyan dito dalawa. Ang daming tinamaan ng Avalanche dito. At saka, there's no damage at all sa ngayon for Shopify. And grabe din yung saves ni Boxy doon, the toss back dito ka nga kay Nisha para mapalayo onto that Rolling Thunder, onto the heroes of Shopify. And then, it enables Nisha na magamit pa yung kanyang first skill, Illusory Orb, just to get out of that place. And yung Black Hole immediately cancelled out by Team Liquid. Dito na papasok yung early advantage ng Team Liquid sa heroes nila. At ito, Nisha. Spaceship, not available. Nasa po na nga siya dito. Pero napag-winning rift out pa naman. Rolling Thunder na force. Pero wala, hindi siya. Nakataas na lang. Thanks to that winning rift. And 9-9 na po ang ating score. Nako, much na much. Ang ganda niya. At saka wala pang gold lead kahit papano. Yun nga lang, when it comes to farming, sobrang delay talaga ni RTZ. Kasi hindi na siya makahanap ng area wherein saan ako magpa-farm. Nakikijoin na nga lang siya sa laban eh. Since he's Marcy, magamit niya yung ultimate niya, there's the damage already secured. Pero thing is, nabubura ka sa skills ng isang Team Verso and other heroes ng Team Liquid. Isang coil ka lang, tapos ka na. And now, it's up to 4 heroes ng SR kung paano nila bibigyan ng space itong si RTZ na, uy, farm ka muna, wag ka muna sumama sa amin. Kasi they can manage naman kahit papano, kahit wala si RTZ because of the constant rotation ni Crit. Yun nga lang, kapag sinabayan na sila ng Team Liquid gaya kanina, hindi pa nila talaga kaya, lalo na ang tagal ng availability ng ultimate ni Saberlight. So, kapag wala yun, hindi sila makalaban. And mahirap din yung Enigma dito, to be honest. Ang daming pang cancel dito sa Black Hole. Meron pa tayong Rubik, which is ayaw mo basta-basta ibigay yung Black Hole, of course. So, apat na hero pwedeng kumancel ng Black Hole. Diba?
So, Saberlight, good luck. Good luck sa Enigma game mo. He needs that BKB. At saka, maybe a Lincoln Spear para dito nga kay Rubik. Isa din yan sa problem. And mostly, pinipick out ng lahat ng team sa ngayon. Hot pick kahit na mababa yung win rate. Kasi he does a lot dun nga sa laro. So, tingnan natin. Crit and Abed. And doon na lang muna tayo aasa sa ngayon. Sila lang yung may damage at kayang kumuha ng mga kills. And now, Zai, untouchable siya dito sa may top lane. They might get a kill kanina, pero kanina lang yun eh. Ngayon, mahirapan na silang labanan etong si Zai. Completely dominating yung lane sa may top lane. Unless, eto na nga. Defusal available na. Limahin na nila. Apati na nila. There's the defusal blade as well. Aha, nice bait there coming from Fly. Si Abed na dito, nakalapit. Zai mo ang delikado, but the mana burn. Actually, it's quite enough to press him down, I think. And yes, walang magagawa si Zai. RTZ, makakuha ng kill. So, yun lang si Zai. Poker face talaga. Ikaw ba naman, tatlohin, apatin, di ba? Yun yung kailangan nilang gawin dito. Pero, space created na yun. Pero kailangan din kasi talagang gawin ng Shopify yun. Kapag hindi nila aapatin etong si Zai onto the top lane, hindi nila mapapatay. Okay, pero Dreamcoil gagamitin na Abed. Wala pa sang shards. Kailangan niyo maging maingat. Falling low has to be careful. Wala pang sustain dito na ma-offer si Saberlight and Nisha. Yun lang, sininok na, Paragoy! Mamamatay yata dito si Nisha and Abed will take the kill. Manalagoon na play will be there. Credit is gonna go down. The Thunderstoy, Avalanche, the toss back. Saberlight, hello there! Nagmintis nga lang yung LSA natin in Saberlight. Mataas pa ba? Black Hole, stolen Black Hole. Insania gets it! Hey, mapapasmile ka talaga kapag ganun ba naman yung skill na nanakaw mo. Oh, and Black you Hole used eh. It against the original. How does it feel? Taste your own medicine, yes, Saberlight. Nako, dikit yung kills, yes, pero not worth twice. Talagang pabor na pabor to sa Team Liquid trade as well. Nakuha man nila si Nisha, pero Nisha could easily recover dito sa game na to, lalo na maganda yung farming ni Zai and Mikkei. So, at saka isang combo lang eh ng puck, yung isang wave. So, mamaya kapag nakakuha na siya ng Blink Dagger, that's the time wherein mararamdaman mo yung isang puck on this game. Oh. Kasi hindi na siya mauunahan eh. Siya na yung mauuna. Uy, Battle Fury na, which is good. Which is bad kasi mano, madadali siya dito sa may bottom lane. And yes, RTZ, magpapaalam na nga muna. Mga kaibigan, 12-11 on the board, still a 3k gold advantage sa side ng Team Liquid. So, unti-unti na natin nakikita yung difference. In terms of gold advantage, ito Liquid, umaangat na mga boss. Yes, pero good thing for SR naman, kahit papano, they do get this tier 1 tower na lang sa ngayon. Kasi wala eh, Arthur, I think sa triangle na muna yung kanyang area. So, dyan muna mag-award. Ito ang SR making sure na hindi ma-invade ng Team Liquid yung area niya. Meron naman siyang Battle Fury, so pwede na siyang bumawi doon. Pero Saberlight, nako po. Saberlight. It's gonna be okay. Tigan na. Ang yaman na dito ng Lina, man. BKB, Maelstrom, 16 minutes in. Ganyan ako yung mga kailangan ng items. Expected ko mga 18 pa to or mga 20. So, grabe dito si Mikkei, palag-palag mga kaibigan. Hindi na din siya namatay. After one kill na nakumit ng Shopify dun sa bottom lane, after that one, grabe na yung space created by Zai and other heroes ng Team Liquid. So, this is kinda expected. Kahit na ilang beses natin makita yung Lina na mamatay onto the game, as long as maganda yung performance ng kasama mo, alam mo na na mabibigyan ka ng space eh. Yaman at yaman yung isang Lina. And look at this. Look at this. Laguna Blade, another kill in their pocket. Insania will secure the kill. Crit, papaalam na nga muna saglit. 26 seconds out. At ito, tiwala na lang muna kay RTZ kasi ito si RTZ, Battle Fury naman, dapat makahabol sa farm. Pero bossy nakita dito si Fly and mamamatay na nga po si Fly. Zai will take the kill. Another one para dito sa side ng Liquid. Hindi pa kasi talaga natatalo yung Team Liquid sa ngayon eh. We've seen Team Liquid play group stage Division 1 up until now. Sobrang consistent nila. Huge hero pool. Parang ang hirap nilang labanan eh. Kalaban nila last time, I think Team Spirit ba yun? Ay, hindi. Shopify yun Liquid? Team Liquid, kalaban nila.
ay talon pala na binugbog nila, ginawa lang nilang bata. So, and now Team Liquid, Mikay with that BKB, sobrang aga gaya ng sabi mo. And Nisha having that blink dagger secure. So, Marcy na lang dito, tingin ko he needs that BKB in order for them na itry nilang lumaban sa team fight. They do have this disables naman coming in dito sa Rolling Thunder. Pero kasi, ganito. Fly, mamamatay yan. Ganito nga kasi. Magpapaalam na muna si Fly, Zai po ang makakakuha ng KL 1511 on the board. 4K gold advantage sa side ng Liquid. Make it 5K. So, ganda ng gising dito ng team. Hindi. Masarap yung lunch ng Team Liquid. Anong oras ang basaan nila? Ayun nga eh. Okay, alas 5. Alas 5. Ng hapon. So, masarap yung merienda. Oo, masarap. Ang bago maglaro dito nga. Pero parang parating masarap yung merienda ng Team Liquid. Grabe yung performance eh. Aha. Ganun pag may budget, lagi masarap pagkain. Pero ito, Bossy. Nakita yung Tusk. Laguna Blade pa nga, Mikay. Walang awa. Dominating bar dito sa Lina at yung crowd natahimik dun sa loob ng Peru. Grabe yung Liquid magpatahimik dito. Partida, wala silang silencer pero wala. Walang masabi yung crowd dun sa mismong venue. Wala ka talagang masasabi kapag ganito ba naman kalinis yung performance ng Team Liquid. The pressure is on dito nga sa SR. Pero that Russian kill, guys, is brought to us by Vortex. Follow nyo na itong Vortex for your next PC upgrade. Go Vortex. Yun, 6K na. Yung ating 7K. Actually, bumaba ulit. Sige. 6K. Para dito nga sa Team Liquid. And Zai, going for that BKB. So, why not? So, wala, para hindi na din siya magalaw sa may team fight. Unless it's gonna be the black hole na kayang mag-control with that BKP. Pero Marcy naman, medyo malapit na. Malapit na sa kanyang BKB. Meanwhile naman, Abed, mayaman pa rin naman si Abed, which is good. Meron na din siyang blink dagger in order for them na kahit papano, may una sila sa initiation. Kaso si Fly, ito again, another. Pangilan na ata ito ni Fly, panlima na. Ayun lang, taghirap dito si Fly. Ha? Si Abed di pa namamatay. Sakit siguro ng likod dito ni Abed. Mamasahihin natin yan. Pag-uwi ng Pinasa, wala. So for si Abed lang yung maganda, yung ano ah, yung nagiging game sa ngayon. Ha? Siya lang yung hindi namamatay. Pero thing is, napapahirapan si RTZ. Hindi niya na alam kung saan siya magpa-farm. Kasi even the triangle, kanina na akala mo safe ka na magpa-farm. Nandyan yung wards nila towards the river. Makikita mo kung sino yung aangat dito. Still, Team Liquid is not afraid na sulungin yung itong area na to, kasi alam nila na sa ngayon, if ever there's no blink dagger on this Enigma, and even if meron, there's a lot of ways for them to cancel that black hole. So ano na? BKB Linkins muna para makaporma dito si ano, si Saberlight. Sobrang lakas kasi talaga ng Liquid eh. Kung kahit sino man tatapat sa Liquid, tingin ko isa sa mga Western Europe team lang din sa ngayon, or di kaya Team Spirit yung papalag sa kanila eh. Tingin ko lang naman, pero Team Spirit kasi sa ngayon eh nasa may lower bracket. So maybe kapag nagapang nila yung lower bracket or other teams eh palag-palag pa. Pero sa ngayon, sabi nga ni Kuku sa post niya, monsters daw yung Team Liquid sa ngayon. Aha. Well, Liquid yun eh. Liquid yun eh. RTZ, naupo, that is a big kill. RTZ, bawal ka mamatay, BKB. Wala, hindi pa kaya, hindi pa available in RTZ. Mamamatay na lang ng ganon-ganon na lang. And say, tatamaan pa nga dito si Paring Fly. Another one and another one. Ayun. Mega kill streak para dito kay Mikay. Basic lang ang Dota pag Team Liquid pinag-uusapan. Sabi nga nila, bakit daw nabibigay yung isang Lina onto this major? Kasi meron kasing mga plano yung mga teams na, uy, kaya natin yan. Let's pick Tuskar, let's pick these heroes na makalapit sa Lina para mapatay. Pero still doesn't change the fact na sobrang lakas talaga ng isang Lina. So, kung tingin kasi ng isang team na kaya nilang talunin, lapitan yung isang Lina, ino-open nila and ban out those heroes na parating ginagamit ng Team Liquid such as Trent Protector. Gaya ng sabi ng panel kanina na bakit daw binan out si Trent. Looking on the stats, kanina 10-0 yung Trent ng Team Liquid.
Diyos ko po. Wala pang talo, kaya hindi din binigay ng Shopify. And instead, they gave etong hang Alina sa Liquid, which is nag-backfire din kasi sobrang sakit. Pero draft-wise din talaga, sobrang lakas ng Team Liquid. And eto, Bossy, nakadakot na naman na wala na lang na parang bula dito si Crit. So may mid lane and Fly. Naupo, nakita na naman. Another one! Pampito na yan ni Fly. Mamamaday siya dito. Nisha will take the kill. May mid lane pause pa naman tayo kahit papano for the deep push. Pero you can't change the fact na Lina to. Grabe yung range niyan. Meron din siya dito ang Aegis. So wala silang pakialam. Tutulak at tutulak dito yung side ng Team Liquid. And that's it. Ito na nga, tutulak na nga. Saberlight, we need a good black hole. Unfortunately, he's not yet equipped. Wala pa siyang BKB dito. Wala pang blink. Iisipin mo palang kung paano ka mag-re-release ng magandang black hole dito sa game na to. Lalapit ka palang, parang patay ka na. Meron kang pipe, let's say. Meron kang mecha, yes. Pero hindi mo mabibitaw ng maayos yung black hole mo on this game, having this lots of disable from Team Liquid. So, aasa ka talaga sa magandang Rolling Thunder. Kumbaga, pang hindi pang una yung black hole mo dito, talagang pang huli na. Yung time na okay takbuhan na for Team Liquid, kahit magamit mo lang ng isang beses onto one hero, it's all good. As long as magamit mo siya on this game nang hindi naka-cancel out. Pero mahirap yan gawin ngayon since taghirap sila. Halos lahat ng lane nabugbog. At ito yung scene niya. Pinagbabalaan nila Arthur. Tatatlohin na yung position 5. Okay, wala nang kawala yan. So si Insignia, mamamatay na po dito. NRTZ will take the kill. Medyo palapit na nga sa Battle Fury dito si RTZ. Pero kahit makuha niya na Battle Fury, kahit magkaroon siya ng dagger dito, wala nang pa yung Team Liquid eh. It's way diba? Too late na makuha niya yung kanyang BKB. There's the items already secured by Team Liquid, but it could help naman na tumagal siya sa may teamfight. Kasi kung kanina, nakokontrol siya with the Pox Ultimate. Hey! Oh, nakita pa! No way! BKB on the way pa lang. Diyos ko po, ang pangit ng timing in Arthur. Mamamatay siya dito. Boxy ang makakakuha ng kill. Poker face na naman kay Nisha, kay RTZ. Paano ba? Parang ang tagal ng TP niya. Ayun. Yun lang. Tadatabi. Lungkot muna ngayon sa RTZ. Hindi siya makapag-farm eh. Cannot blame him. Timber sa katapat niya. And si Abed, okay, Rolling Thunder out na lang muna. It's fine, pero Crit inaabol dito ni Bossy. Matotos, back pa nga siya. May K-popping that BKB. Laguna Blade, nagbabadyan ha. May chakram pa nga. And Crit, wala, nakawala yan. Unstoppable for Mickey. Another kill para dito sa side ng Team Liquid. Hirap na hirap si Arthur. Madagdagan, kahit na may Battle Fury siya dito, hindi na umusad yung kanyang item just because of the constant pressure, map control of Team Liquid on this game. Hindi makalabas yung SR. And look at this. Wala nang pipigil sa Team Liquid sa kayon. Wala pa silang Aegis, so maybe they could wait for that next Roshan and then go for high ground, go for the GG dito na SR. Kasi SR sa ngayon, ang hirap talagang paganahin ng heroes nila eh. Team Burst talaga nagpanalo dito para sa akin. Kasi napahirapan niya ng sobra etong CRTZ eh. As expected, mapapaalis talaga sa lane etong Marcy. Sabi natin nakakuha sila ng isang kill, pero still, di sapat yun. Owning pa rin. Pero meron ng BKB sa RTZ. It could help? Hindi natin alam kung sasapat nga ba yan, di ba? Pero eto, lift. Oh, a beautiful coil coming from Nisha. Wala nga lang follow-up. So, kalman mo muna. Insignia, natrap. But there is the snowball. Mickey was there to provide the vision. Napakaganda. Napakagandang teamwork naman nun. Oh, i-lure mo yung creeps in order for the Rubik to snowball and get away from the heroes of Shopify, Team Liquid. Siguro pag ano, nakapag-aganims dito si Crit, may possibility na, no, na makite nila na makite yung Lina. Pero, sundok sa banyan, mahirap pag gawin yun. Siguro out of 10, siguro isang base mo lang pwedeng magawa yun kasi hindi naman pangit positioning lagi ni Mickey. Ito, wraparound play coming from Crit. Meron ba tayong madadali dito? I don't think na si Crit yung dapat mag-initiate dito, no? With the snowball water sponge. Kasi kailangan din nila dito ng pang-save yung snowball eh. Napamansin natin kapag nag-blink in si Crit, wala. Automatic namamatay agad.
because of that disable and the damage, the insane damage output. Pero ito na, makikita nila, Bossy gets it to Manevolish! Napaganda! Saber Light! Pahinga ka muna, sir! Rolling Thunder, magagamit na. Abed gets a crowd control at least, pero Mickey napagbigibi na. RTC, pinapalo si Zai, pero minamasahe lang. Swedish style, Zai timber chainin. Nakuling nga nandito si Abed, delikado, pero meron pa namang roll up. I mean, Rolling Thunder, and it's gonna be fine, but Nisha doesn't wanna let him go. Mamamatay ata dito si Arthur, alongside with Abed. But Abed, nakataas pa naman kahit papano. Kaso nga lang, damage has been done, and that's three heroes going down. Sa side ng Shopify Rebellion, there's nothing that they can do about the push. Wala na talaga silang magagawa dito. Saberlight, not really effective with his Enigma on this game. Kahit na sabihin natin, okay, there's the sustain, there's the, let's say, pipe. Pero hindi talaga siya tumatagal eh. Walang frontliner din dito yung Shopify. And what you were saying kanina na, kailangan hindi si Crit yung mauna kasi kailangan ng snowball save. Wala silang choice eh. Si Crit yung may Blink Dagger and Abed. So it's either the two of them yung kailangan pumasok sa team fight in order for them na hindi sila maunahan. Pero thing is, ang daming tumatalon sa Team Liquid na once nakita kayo sa mapa, automatically eh one of you talaga eh mamamatay. Walang BKB din itong si Enigma. So okay, pero ito. So the smoke play begins sa side ng Shopify Rebellion, pero nakatunog agad diyan yung Liquid. Blink out lang, coming from Bossy. Akala mo talaga, di sila papalag. Actually, kahit na wala silang skills, palag-palag sila dito as long as may stock yung Lina. Palag-palag na itong mga to eh. Kinakite lang din si RTZ eh. Kahit meron siya BKB, nag-pike lang, nag-4-stop lang. Eto si Lina, hindi niya na maabot ang kanyang pangarap na malapitan etong si Lina. So, nako po, Shopify. Ano ang kailangan dito ng Shopify para makabahanse? I mean, makabawi kahit papano? Good black hole para kay Saberlight. Yun na lang yung nakikita kong paraan para kahit papano eh makapalag pa sila sa Team Liquid. Pero paano nila gagawin yun? Walang Blink Dagger, walang BKB. There's no protection at all. May sustain, yes. Pero ang dali lang i-cancel ng black hole niya on this game. Sobra, may E-Blade pa nga to. Okay, Black Hole gagamitin. Gagamitin na straight onto this Timber Saw. But E is so damn tanky. Zai! Kalman mo, boss. Mamamatay na dito sa Saberlight. It's gonna go down. But the E-Blade will kill him. At mamamatay na nga po dito si Zai. Crit is gonna go down as well. Nisha, killing spree na yan. At ito na naman si Mickey with his insane attack speed. Well secured to kill on the fly. They're not yet done. Natos back pa nga dito si RTZ and itatawag na, yun lang, napa-rage quit si RTZ. Nag-quit agad, hindi na inantay. Masyadong one-sided yung ating game number one. Outplayed by Team Liquid and outdrafted as well. Sabi ni RTZ, hindi ko na mahawakan yung keyboard ko, parati daw siya patay. And no choice siya dun. Mahirap talaga yung hero niya on this game. Uh-huh. Marcy laban sa isang Timber Saw, that's a really bad matchup sa my leaning phase. So, ano kaya masasabi ng ating panelist sa ating naging game number one? Eh, tinitignan ko si RTC para nagre-reklamo kay Bulba kanina pagpasok ng sabutin. Ang pangit ng Marcy. Bakit Marcy? Ganda yung hero nila. Ano daw? Pawis. Pawis. Mainit eh. Parang nababasa ata. May niya siguro pasmado. Okay. Pero yan, thank you sa mga magagaling nating casters. Ano? Pero grabe, sobrang one-sided nung game number one natin. Out-drop dahil sa Marcy eh. Kumbaga, napakaraming carry. Hindi, siguro magigets kay Marcy kung sila last pick. Last pick kasi yung Timberan. So, na-timberan sila. Una, 50-50 lanes. Pero alam kasi natin yung capable ng Marcy talaga. Sobrang hirap niyang makabangon, di ba? Ang hirap nung naging sitwasyon ng Shopify Rebellion on that game number one. Pero mga kaibigan, nasa sa inyo po kung bibet pa kayo sa Shopify Rebellion, pupuso pa kayo kila Abed. Ano? Nabanggit nga ni Easy, pag uwi sa Pinas, masahiin natin yung likod ni Abed. Dahil mukhang grabe buhat. Mukhang nananakit na yung likod doon ngayon. Pero tignan natin sa game 2 kung kakayanin pa. Ano? Pero eto, quickie, kaya ba ng Shopify Rebellion? Game 2, SR. Dapat huwag nila iban yung mga heroes nila. Game 2 nga. Ano yung na naging bannings nila nung game 1, halos ano eh.
halos heroes din nila yung mga laban nila eh. Kanina. Heroes na laban, tapos yung heroes na napunta sa kabila. Mm. So parang si Lina wala ng saka heroes yung Lina, eh. I-eliminate na nila yun. Kung wala silang plano gamitin, wag na nila ibigay. Oh, Lina major okay. talaga eh, kung tutuusin eh. And ako, yun nga, na-point out ko kanina pa na pinapalad ko kasi yung mga drop end games ng Shopify. Talagang tuwing game 1, talos talaga sila. Yan. Parang sakit na nila yun eh. Tapos game 2, doon sila buwabawi. Okay, okay. So, tignan natin kung game 2 kakayanin bang bumawi nitong Shopify Rebellion. 3-3 ngayon eh. Yep. Diba? 3-3. Baka gumana ang Shopify. Oo, gumana ang Shopify. 3-3 ka naman. So, alam balikan din. Yung group stage, hindi nanalo yung Shopify dyan sa Liquid. 2-0. 2-0. Yun. Nako, 2-0 malinis. Pero, tignan natin kung kakayanin ba ulit ng Liquid ma-2-0 malinis itong Shopify Rebellion. And meron na tayong MVP mga kaibigan. Sino nga ba ang match MVP for the game number 1? So, okay. The last pick effect. The last pick. Kumbaga, kita naman natin. Diba? The match MVP, talagang bayad na bayad yung pagka last pick. As a Timber, dito yeah? kay Zai. And yun nga, talagang grabe kasi yung pick ni Bulba eh. Oo. hindi natin alam kung nagreklamo si RTC na basa yung kamay niya o nagreklamo siya na bakit? Bakit kasi tignan mo to, tignan mo. Naalala ko tuloy yung reaction ni Sumail Artizi noon nung nag-last pick si Bulba. Ewan ko nung tournament TI ata. TI yon yung last parang pick. Disappointed alam na naglag yung meme ni Artizi na nakaganon. Mm-hmm. Ay nako po. Pero yan, syempre susundan na natin to ng bet. Shopify game number 2. Shopify. Shopify game 2. Okay, so nanalo ako ha, nanalo yung unang bet. Tama tama, ikaw susundin namin. Uy, sige lang direk. Uy, sige lang. 100,000 lang, 100,000. Yan, tanggal butal lang tayo. Butal. Tanggal butal muna tayo ngayon. Times 3 naman eh. Times 3. Diba? So, nasa sa inyo ho kung kayo po ay susunod dito sa aming binatan. Pero yun nga, mga kaibigan, this is just the game number 1. Magbabalik kami for the game 2 action. Still, this is JB, your host, with Jules and Jay as your panelist. Relax lang kayo dyan. We'll be back. Ganun pala.